Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Magandang-magandang umaga, Southern Luzon. Hello, Batangas. Tuesday na po ulit. Unang Martes sa buwan ho ng June. Ika-anim na po. Ika-anim na araw po sa buwan ho ng Hunyo. At Miss Jen, special na araw ito dahil unang biyahe ng ating biyaheng Kapitolyo dito po sa ating bagong-bagong media center. Good morning, Miss Jen. Good morning, June. At magandang umaga po sa mga nakatutok sa ating biyaheng Kapitolyo ngayong umaga, mga suki nating taga-subaybay. Special ang araw na ito, June, dahil unang biyahe nga po ng unang pasada dito sa ating PIO Media Center. Yan. Alam mo ba, Miss Jen, na bukod sa special nga dahil unang pasada natin, special sa akin to dahil bisperas ng ika-apat-apot isang taong ko rito sa Kapitolyo. Bukas, eksaktong June 7, 1982, napapasok ako dito sa Kapitolyo. Kaya excited ako sa aking ika-apat-apot isang taon yun. Kaya bumilang po kayo. Oo. Kung ilang taon na ngayon si June? Ako yung napapasok dito ay isang taon pa lang ako. Ayan, samahan niyo po uli kami sa pagpasada ng inyong biyaheng Kapitolyo sa mga napapanahong balita at impormasyon. Dito lamang po, siyempre, sa Tuesday edition ng opisyal na programang prangpang radyo ng ating pamahalaang panglalawigan. At siyempre, patuloy pa rin po kayong nakasubaybay sa ating pong himpilang E191.9 FM. Magandang umaga kay PJ at siyempre, good morning kay Ems. At siyempre, batiin natin ng magandang-magandang umaga ang ating butihing Governor Hermilando Mandanas at ang ating Provincial Administrator Sir Willie Racelis na hopefully maya-maya ay makasama natin, Ms. Jen. June, special nga ang araw na ito. At sa ating pong Chief of Staff and Provincial Information Officer, Mama Bel Bihasa, sa ating pong Vice Governor Mark Leviste at sa mga iginagalang nating board member. Yan. At siyempre, batiin natin ng magandang-magandang umaga ang ating mga kasamahan sa Provincial Information Office. Sa lahat po ng mga kawani ng ating pamahalaang panlalawigan, lalo't higit itong kasama natin sa building nito, Ms. Jen, ang Provincial Administrator's Office. Magandang-magandang morning po. Sa ngalan po ng ating walang pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, ang ating pong Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong biyaheng in tandem. Siyempre, pagka Tuesday edition, ito po si June Magnaye. At sa ngalan po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ang Provincial Information Office, ito po si Miss Jenny Asilo Aguilera. At muli mga kaibigan, ito pa rin po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng ating pamahalaang panglalawigan ng Batangas. Halina po at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Nabago ako doon. Hindi ako makapindot ng aking palakpakan dito. Medyo malayo na ang control. Oo. Pero siyempre sa ating pagsisimula ng ating pagtatanghal, muli magpasalamat po tayo sa ating amang lumikha. At tunghayan po natin ang isa na namang gabay at patnubay. Siyempre, mga aral po na dapat nating isabuhay. Maagang nagising si Belinda pero tahimik at madilim pa ang paligid. Inayos niya ang unan at pinilit na matulog ulit. Pero pumasok na naman sa isip niya ang mga kailangan niyang gawin. Magluluto ng baon ng asawa niya at mga anak, magwi-withdraw sa bangko, at papacheck up ang bukol niya sa dibdib. Kung marami kang kailangan gawin at mga alalahanin, alam mo siguro ang pakiramdam ng hindi makatulog. Ganyan ang nararamdaman ng sumulat ng awit 119 sa Biblia. Sinabi niya na madaling araw pa lang ay gising na siya. Humihingi siya ng tulong sa Diyos at umaasa sa salita ng Diyos. Nakatulong sa kanya ang salita ng Diyos.
Sinabi niya na habang hindi pa siya nakakatulog, ay kanya itong pinagbubulayan. Awit 119, talata 147 hanggang 148. Ito ang kanyang pinag-iisipan sa halip na ang kanyang mga alalahanin. Dahil ang salita ng Diyos ang pumapasok sa kanyang isipan, na sabi niya, "Mahal na mahal ko ang iyong kautusan." Talata 97. Kung bigla kang magigising ng dahil sa pag-alala, isipin na makatutulong ang salita ng Diyos. Unahin natin ang manalangin, magbasa ng Biblia, pumili ng talata at pag-isipan itong mabuti. Sa ganito, masasabi nating mas masarap isipin ang salita ng Diyos kaysa sa mga suliranin. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapanatagan ng puso't isipan. Siya lang ang makapagpapatulog sa atin ng payapat mahimbing. Awit 119, talata 92 hanggang 93. Kung ang kautusan mo'y hindi naging aking kaaliwan, namatay na sana ako sa aking kadalamhatian. Hindi ko kalilimutan kailanman ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga ito ay binuhay mo ako. Ang salita ng Diyos. Amen, June. Amen, Miss Jen. So, atin pong ilagay sa ating Panginoon yung ating mga alalahanin, yung ating mga suliranin. At magkakaroon tayo ng payapang isipan na nandiyan dyan lang ating Panginoon, hindi tayo pababayaan. Amen! Amen, June! Oo, excited talaga ako. Umaga natin ngayong umaga. Oo, excited ako, Miss Jen. Sabi ko nga, bukod sa bispiras ng aking ika-apat-apat-isang taon dito sa Kapitolyo, sa Pamahalaang Panlalawigan, eh narito tayo sa ating bagong kaharian, sa ating bagong studio. At siyempre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa atin ng ating Governor Dodo Mandanas na maipaabot yung ating mga impormasyon ng mga programa, proyekto ng ating Pamahalaang Panlalawigan. Pero siyempre, kailangan muna natin, Miss Jen, na ipakilala ang ating subukan nga natin sa kabilang studio, ang ating patrol ng Kapitolyo, Jenny Larmo. Magandang umaga. Magandang umaga, Sir June and Ma'am Jen. Napakasarap ng feeling dito, Sir June. Ha? Ayan. Hindi ka ba naman nilalamig dyan? Nasaan ka ba ngayon? Ah, sarap ka ng Kapitolyo. Katabi niyo lang ako, Sir June and Ma'am Jen. Ayan, syempre binabati ko ang mga nakatutok sa atin live ngayong araw, sa mga nakikinig sa ating mga radyo. Magandang umaga po. Syempre, nangunguna dyan si Ate Isent. Hello, good morning. Kina Ate Lota, kina Ate Shelly, kina Kuya Owen, kina Kuya Jonathan, Tita Shirley, at saka sina Ate May. At syempre, binabati ko na rin ng happy, happy birthday ang ating kasamahan sa Sinsay na si Kuya Junjun Hara. Akala ko pagka pinakilala ko si Jenny, nasa tabi ng applya. Tsaka marami pa dyan nakasubaybay, June. Baka pwedeng lahat ay isa-isahin ni Jane. Oo. Yan. Siyempre, sina Kuya Francis Mila, kina Kuya Joshua Sayaman, kina Tita Nilda De Villa at kina Mon. Hello, kina Kuya RJ and Kuya Gab. Magkapangalan kasi. Hello, good morning. Oo, at batiin ko na rin, Miss Jen, ng happy, happy birthday. Ano mo bang birthday ngayon ni Ma'am Evelyn Estigoy? Birthday niya ngayon. Wow, happy birthday. Oh, happy, happy birthday po, Ma'am Evelyn Estigoy. At kami naman ho'y nasa kabilang building niya lang ninyo. Ano, kung may pansit ho di yan, ay mainit pang makakarating sa amin. Ano? Oo, wala rin yung tawa ko dito. Junjun Di Chavez, birthday ngayon at hopefully ay matikman naman. Baka naman, mamaya, ako'y hindi na-order ng tanghalian at baka sakaling kami kahit narito sa studio, makatipid-tipid ka. Iilan lang kami rito sa studio, kaya pwedeng... Dito mo ipapadala. Dito na ipapadala. Oo. Oh, baka ikaw ay maunahan pa ni Dang. Si Dang birthday kahapon. Oo nga. Galing Tanawan. Balita ko, Dang, diyan ho sa mga tagalusod ng Tanawan, lalo tigit sa Pantay Bata. Pantay bata ba? Pantay matanda si Dang. Pantay matanda si Dang. Dang, miss ka na ng mga taga PIO. So, pasyalin mo dito, Jun. Pasyal naman ikaw dito. Nami-miss ka namin. Para maaliw-aliw naman. Nakita kong nanonood ngayon si Elma at si Lureyes na iniwanan ako kanina, Jun. Kaya medyo nalate tayo ng konti. May kanya-kanya naman kayo. May kanya-kanya naman kayo. Ayun. Good morning, Mayel, at saka sa lahat ng mga nanonood po ngayong umaga.
So habang hinintay natin ang ating magiging bisita ngayong umaga, pasadahan lang natin ng konti yung ating mga activities ngayong umagang ito. Yung mga nakaraang activities, ano ho? Muli pong pinalala ni ating Batangas Governor Dodo Mandanas na mahalaga pong mailagay ang lahat ho ng mga proposed projects sa annual investment plan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas para mabigyan ng kaukulang budget. Bahagi po ito ng pinaabot na mensahe ng ating Batangas Governor doon po sa isinagawang Joint Full Council Meeting ng Provincial Development Council, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Provincial Peace and Order Council diyan po sa Provincial Auditorium dito po sa Kapitolyo, lungsod ho ng Batangas noong pong nakaraang June 2. Ano ho, ito'y Friday yata kung di ako nagkakamali. Kabilang po sa nailatag na mga mungkahing proyekto ay kaugnay ho ng Social Services, Peace and Order and Safety Management at Community Development. At nabigyan din po ng karagdagang pondo ang mga economic services na nakatuon po sa mga programang pang-agrikultura, kapaligiran at likasyaman at turismo. Nilinaw po ng ating governor na ang natalakay na proposed budget na may kabuuang halaga na 8 milyon ay karagdagan lamang po o supplemental para sa taong 2023. Nabuksan din po sa pagpupulong ang pagtugon ng Pamahalaang Panlalawigan sa issue ng pagsasara ng Central Azucarera Don Pedro Incorporated diyan po sa bayan ng Nasugbu. Iniulat po sa konseho na nakikipag-ugnayan ng lalawigan sa pagbibigay ayuda at tugon sa mga nangangailangan na mga apektadong magtatanim ho ng tubo. Kaugnay nito, nagkaroon po ng mungkahi na isama sa EIP supplemental budget ang budget para po sa pagtulong sa samahan ng mga magtatanim ng tubo. At bilang pagtugon naman sa hamon ng climate change at inaasahang El Nino phenomenon, inihanda na ang proyekto na hanay sa PDRRMC. Inilatag din sa Konseho ng Batangas PDRRMO ang mga panukala sa utilisasyon ng mga Disaster Management Fund para sa taong 2023. Sa hanay naman ng POC, tinalakay ang kasalukuyang peace and order situation sa lalawigan na inihanda ng Philippine National Police Batangas Provincial Office habang nagtahain din ang mga kinatawan ng Department of Interior and Local Government Batangas Province ng mga mungkahe na binubuo ng Batangas POC Provincial Audit Team. Sa usapin ng kapaligiran, inilatag ng gobernador ang planong pagpapatayo ng Batangas Marine Biodiversity Center at isinusulong na paggamit ng clean energy dito sa lalawigan at sa pag-aaral ng mga operasyon ng ating small-scale mining. Yan, Jun. So, sa amin hong pagbabalik ay ipagpapatuloy ho natin yung pag-uulat ho ng mga kaganapan sa paligid-lipot ho ng ating Pamahalaang Panlalawigan at mga announcements po sa mga programa at proyekto ng Kapitolyo. Ano po? So, sa amin hong pagbabalik, makakasama po natin ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, at medyo pag-usapan po natin ang programa. Ito pong help program ng ating Governor Dodo Mandanas. So, wag maglilipat po ng himpilan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangatawan. Kumain ng 5-6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8-10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7-8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1-2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals.
At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. So muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at tulad ho ng nabanggit namin kanina, ngayon pong umaga ay kasama po namin ang ating provincial administrator, Ms. Jen. Oo, parang nagugulat siya sa nangyayari ngayong umaga. Excited tayo na ipakilala ngayon at first time yata niya dito sa Biyaheng Kapitolyo, June. Siyempre, magandang umaga po sa ating provincial admin, si Sir Wilfredo Roselli. Sir Willy, magandang umaga po. Ay, magandang umaga. At binabati ko rin ang ating mga manonood at nakikinig sa ating registration. Magandang umaga po. Sir Willy, unang-una, maraming salamat at kumbaga napaunlakan namin, ninyo kami. Matagal na ho namin talagang gustong-gustong kayo aming maging pasahero sa ating pong biyaheng Kapitolyo, bagamat alam ho namin kung gaano kayo kabisi. Pero para ho sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, si Sir Willy Roselli ay ilang taon na po na nanunungkulan dito sa ating pamahalang palalawigan? Actually, nag-start ang aking panunungkulan dito sa ating lalawigan noong November of 2020. Mm-hmm. First as Senior Executive Assistant ni Governor. Mm-hmm. And then February 2022, na-appoint ako bilang isang provincial administrator. Musta ho ang ating trabaho, Sir Willy? Sir Willy, nakita ko kung paano kayo umattend sa lahat ho ng mga pagpupulong at harapin. Ito sa edad namin, na Ms. Jen, sabi ko nga, yung konti ko lang na mga suliranin, nakakapagdagdag stress. Paano nyo nakaharap, Sir Willy, itong mga, kumbaga, pagharap sa mga proyekto, programa? At si Sir Willy, June, kung mauulit natin, ay galing siya sa private, di po ba? At biglang nasa gobyerno at napakalaki agad ng katungkulan at tungkulin na nakaatang sa kanya, sir. Well, unang-una, I value so much the trust and confidence ng ating governor. And secondly, I view this not just as a job, but more like a ministry. Mm-hmm. Public service is a ministry. And so, it gives me the opportunity, ika nga, to give back. Matagal tayo sa private sector, matagal iting rin tayong nanirahan sa Amerika. Kaya yung mga natutunan natin doon at saka yung previous jobs ko, I can contribute para ma-improve natin ang services dito sa probinsya. Kaya marami din tayo natutulungan. So, sabi nyo nga, para sa inyo, isa itong ministry, yun ba ang naging kumumbinsi sa inyo, sa ating governor, na nung kayo anyayahan ng governor na maglingkod sa ating lalawigan ng Batangas? Well, isa rin yun, but truly, sino ba makakahindi kay governor once he asked you to serve? So, Sir Willy, konti lang pong mga impormasyon. Alam naman ng lahat na ang proyekto, programa ng ating pamahalang panlalawigan ay nakatuon sa health program para humuli sa kabatiran ng mga ngayon pa lang nakasubaybay. Ano ho ba itong health program ng ating government? Well, yung health program na ito ay ika nga ay apat na key result areas ng ating governor. H stands for health. Mm-hmm. E stands for education. L stands for livelihood. And P stands for protection of life, property, and the environment. So lahat po ng ating ginagawa dito sa Kapitolyo, they all revolve around these four key result areas. Mm-hmm. When it comes to health, for example, ang isang major initiative ni Governor is to improve the
healthcare delivery system dito sa ating lalawigan. As a matter of fact, kahapon, the provincial government signed an agreement for the construction of our provincial hospital sa Tui. Now, as designed, itong hospital na ito will be a level 2 hospital with 150 beds. Malaking investment po ito kasi unang-una, wala po tayong government-owned level 2 hospital dito sa ating lalawigan. It's all privately owned. So we will now have a government hospital, level 2 at that, that caters to the needs ng ating mga kababayan na lalong-lalo na yun sa mga ika nga ay naghihikahos sa buhay. So ito ay isang malaking tulong. At pangalawa, ang isa pang major program ni Governor ngayon ay yung konsulta, field konsulta ng PhilHealth. Kanyang talagang ipinupush na lahat ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ay magparehistro sa PhilHealth upang kanilang ika nga ay matake advantage yung benefit ng libreng consultation. So yung mga kababayan po natin na nais halimbawa magpa-consulta sa doktor, blood pressure, laboratory, kasama na laboratory, etc. Kasama na yon, including yung gamot. Yes. As long as kayo registered po sa PhilHealth at pumunta ho kayo sa PhilHealth accredited facilities, katulad ng ating mga district hospitals, labindalwayan all over the province, ay kayo ay libre. Libre ang wala-wala hong charge yun. Sagot ho ng gobyerno yon. At kung ano man ang kakailanganin ninyong gamot, ay libre na rin ho yun. So, yun po ang isang major drive ng ating governor ngayon. May dagdag ko lang, admin, nung 2 weeks ago, nagkaroon ho ko na pagkakataong makapanayam ang chief of hospital ng ating Don Manuel Lopez Memorial District Hospital sa bayan ho ng Balayan. At malugod ho niyang ibinalita na hopefully sa mga darating na mga araw ay mabubuksan na yung ICU na kauna-unahan daw ho sa district hospital na magkakaroon tayo ng ICU. Yes. So pinapaabot din ho niya ang pasasalamat sa ating pamahalaang palalawigan. Nagkaroon ho suporta ng ating governor na maayos ho yung kanilang mga kagamitan, yun ho kanilang pinakita ho sa atin. At ipinakita rin ho natin sa ating mga kababayan yung itsura ng ating district hospital na sabi ko nga, ay baka ho daigin ang private hospital kung basta-basta lang ang private hospital na paghahambingan, eh grabe ho ang gaganda nating district hospital. Yes, at as a matter of fact, yun ang drive natin to improve the services and facilities sa ating district hospitals para naman ika nga makatulong para our patients will get all the quality healthcare that they deserve. At ang pinag-uusapan ho natin dito ay doon pa lang sa kalusugan, pero Education. Ang edukasyon, hanay naman po ng education, admin. Yes, sa education naman, as you know, ang government po natin ay nagbibigay ng mga scholarship grants. And believe you me, nakakagulat din, may 42,000 pala tayong scholars dito sa lalawigan ng Batangas. Yes po, admin, yan po yung active ngayon. Pero kung susumahin mo po, nasa 100,000 na po ang naging scholars natin dito sa lalawigan. Yes, opo. Yes. Kasi alam naman natin, bilang mga Pilipino, we put a premium sa education. Yung mga magulang natin, nagtatrabaho ng talagang porsigido sila sa pagtatrabaho, para lang magbigyan nila yung kanilang mga anak ng magandang edukasyon. So ito ay isang tulong na rin na binibigay ng ating lalawigan. Nakakagalak din na kahit nasa public schools po, admin, ay nagbibigay din tayo ng kaunting financial assistance sa mga students. Yan. Yes, para ika nga eh, kung dapat ay dapat ay walang balakid doon sa education. Yes po, yes po. At hindi lang yun, Miss Jen. Mga school building school natin, buildings, June. School buildings, tsaka yung mga kagamitan. Yes, oo. Correct. Yung ating binibigay ng mga computers, laptops sa computers. Sa mga teachers, mga nagpapatuloy yan. Yes. So, hindi lang tayo sa mga estudyante, sa mga guro, at sa schools mismo. Yes, oo. So, kung pag-uusapan natin ang edukasyon at yung binisinasabi natin mga schools, mga equipments,
ano, yung sa mga HE natin kompleto, pati yung mga lutuan, ano, meron tayo niyan. Eh baka abutin tayo ng closing ng ating programa. Meron pa tayo. Meron pa tayong ano? Meron pa tayong mga livelihood. Agriculture, yes, oh. Livelihood. Isa rin 'yan. Isa rin 'yang key result area ni Governor. Now, sa livelihood, as you know, Batangas is so much favored kasi ang dami natin ditong mga industrial estates. There are so many factories locating sa province ng Batangas because not only is the Batangas province business friendly, but we do have the resources to make businesses and investors successful. So, meron tayong sufficient supply of electricity, water, and most importantly, ay trained manpower. Ilan yung ating nagagraduate sa atin? Highly skilled. Meron tayong ditong mga facilities ng TESDA. So, yan ay isa sa mga ika nga ay favorable factors why investors come to Batangas. Tayo ay talagang nag-ano pa tayo, marami tayong may bisita dito. They're looking for investment opportunities so that pag natulungan natin yan, they can create jobs for our kababayan dito. At hindi lang yun, sa tulong din ng pangunahin ng ating mahusay naman na na department head ng PC Ledo, sa pag sinabing livelihood, ang mga kooperatiba, buhay na buhay dito sa Nalawigan. Yes, tama yan. Marami tayong assistance na binibigay sa mga kooperatiba. Lalong-lalo na doon sa agriculture-based cooperatives. Yes po, yes po. Because we want to support our farmers and fisher folks too. So isingit ko lang yung mga investor na naiinggan yon na pumasok dito sa Lalawigan ng Batangas. Meron po tayo na nakaplano ito pong Balayan Bawan na Sugbu Road na nagpermahan po tayo, nag-joint venture. Opo. Baka po may kaunti tayong maihatid po sa ating mga taga-panood. Well, yes. Kamakailan lamang. I think it's about 2 months ago. Yes, opo. The provincial government signed a joint venture agreement with San Miguel Holdings para gumawa sila ng about, I think it's about 60-kilometer road, expressway, from Nasugbu to Bawan. Bawan, And Bex, ang tawag natin. And that cost around 55 billion. Pesos. Ano, a joint venture tayo doon sa Batangas. Yes po, at po may nasabi po si Sir Ramon Ang na napakatalino ng ating gobernador dahil nga po nakapasok siya sa ganito at malaki po yung magiging kabahagi ng pamahalaang panlalawigan. Yes, yung lahat ng mabibili ng lupain ng San Miguel ay automatic may ano na lang sa ating lalawigan. Not only that, because as you know, ang road creates economic development sa lahat ng madadaanan noon. Kaya you can just imagine ang growth dito sa parte ng Western Batangas. Yes po. So, nasa Pina tayo. Nasa Pina tayo. Sa protection of life, environment, and property. So, paano ang ginagawa ng ating kapitolyo na ating pamahalaang panlalawigan? Well, as you know, we recently, for the protection of life and property, we recently distributed 400 rescue vehicles sa ating mga barangay upang pag-ibayuhin ang kanilang kakayahan na magserbisyo sa kanilang barangay when it comes to evacuation or medical emergencies. And there are naka-schedule another about 200 units na mai-distribute natin sa ating barangay. So ito pong 200 units, second batch na natin, admin. Yes. Dahil po nakaplano yan talaga na ang gusto ng gobernador ay 1,000 service vehicles po. So naka 400 na tayo, may 600 tayo na i-distribute uli. 200. Yes. 200, ayan. So ito naman ay mapupunta doon sa ibang mga barangay. Kasi yung first set natin para lang yun doon sa mga yung mga barangay na nakapaligid sa Bulkan Taal. Pagkatapos, yung iba pang mga barangay ay yung mga flood prone yung landslide prone na mga locations. This time around, meron pa tayong pamamahagi na about 200 units
para sa ibang mga barangay naman na wala naman silang mga ambulance. Yes po. Ano, o kaya any means at all para mag-responde doon sa mga pangangailangan ng kanilang mga kabarangay. So, we believe that this will help our barangays because we believe ang barangay naman ay ano eh, kung sasabi ay ano, tutuusin, that's the basic unit of government. Tunay po. Yes. Naalala ko, admin, ano, pinag-usapan natin yung MRV na yan. Nakapanayam na rin po ako ng isang barangay captain na napagkalooban ng Kapitolyo. Mm-hmm. Ano, taga, kung hindi ako nagkakamali, ay sa Malabrigo ng Bayan ng Lubo. At nagpapasalamat siya sapagkat sabi niya sa akin, alam mo, June, ilang taon na kong nanunungkulan na ang ginagamit na service yung aking sasakyan. So, nagpapasalamat ako kasi nasa Tamindagat admin at malaking bagay doon sa kanila na dahil sa layo sa kabayanan, pagka may mga emergencies, hindi na niya problema ngayon na meron na siyang MRV. Uh-huh. Correct. At saka alam mo yung ating MRV, hindi lang ito sasakyan. Kasi yes, meron po. Silang ano eh, meron silang kompleto. Foldable, ano, folding... yung gurney, yung yes, stretcher. Oh, stretcher. Meron silang equipped with blood pressure apparatus. Mm-hmm. May radio. May radio, communication. Radio, no, may hagdan kung sakaling magkaroon ng emergency. Yes, So, sa pagtugon sa kalamidad. Nakatuwa ako, admin, pag ako'y naglilibot sa ating lalawigan, sa pag-iikot ko, talagang maya't maya makakasalubong ko yung MRV. Sabi ko kalat, yun. Kalat, kumbaga, oh, kalat. Oh. Pero siyempre, admin, hindi nawawala yung mga barangay na, uy, bakit kami? Wala. Ang layunin ng ating governor, ang kanyang talagang gusto ay kumbaga lahat ng barangay ay mabigyan. Mabigyan, oo. Oh, so, katulad ng mga laptops na pinamahagi sa mga guro, continuous naman yan. Ano, mm-hmm. ano, yes, I mean? Yes. Continuous yan. At saka meron pang nakasalang tayo na doon sa ating mga island municipalities or island barangays, like sa Tingloy. Patrol boat. Oo. Yun naman, a rescue boat naman. Yan. Rescue boat naman. So, Tingloy nga, ito. Tingloy yung mga itong Isla Verde. Isla Verde. Yes po. Yes. Yes po. So, ito naman ay parang floating, kumbaga, ambulance. Mm-hmm. Kasi nung huli kong pag-check, ano, for example, sa Tingloy, ay sila, kung halimbawa meron silang pasyente na kailangan dalhin dito, ay yung bangkala ang simple. Tunay po. Oo. Mm-hmm. Ay, papaano kung nag-uulan, malakas ang alon, papaano nila may tatawid yun? Opo, opo. Diba? Kailangan talaga nila yung ganong klase. Opo. Kung matatanda natin dyan, meron na tayong mga service vehicle na boat na naibigay sa ilang barangay po dito mm-hmm. po sa Lalawigan na disaster naman po ang namuno mm-hmm. sa pag-aabot noon at nakikita ko naman nagagamit at nagamit na po natin, admin, napakabilis nga po. So, napakalaking magiging tulong po nito doon sa mga nasa area nga po na nahihirapang tumawid ng dagat po. Yes, oo. So, admin, kami naman yung naniniwala sa Biyaheng Kapitolyo na hindi ito magiging muna tuloy na lalo at tayo magkapitbahay. Magkapitbahay lang tayo ng ano. So, naubusan ho kami ng oras. Admin, baka ho may mensahe kayo sa ating mga kababayan sa patuloy ho na paglilingkod ng Mandanas Administration? Yes. Alam niyo, we really look forward. Meron tayong kinakailangan advance planning dito. If you will look at it, yun pong ating population noong 1906 ay 257,000 lang. Mm-hmm. And in the last census, we came out to about 2.9. It took us 117 years mm-hmm. to get to that point. Apa. Now, for us to double that, ngayon 3 million na tayo, in a matter of 20 years, ay tayo ay maging 6 million na. Mm-hmm. Mm-hmm. Palaki ng palaki ang ating population. Mm-hmm. Yes po. Ang growth rate natin, our population grows by 66,000 every year. Nadadagdagan. Ibig sabihin nun, 66,000 that needs healthcare, needs food, mm-hmm. needs education, and so on and so forth. So, yun po yung pinaghahandaan natin para matugunan natin ang ating itong ever-growing need for government support. So, masa po kayo that our governor is on top of all this. Basically, apat lang po yan. Health, education, livelihood, protection of life, property, and environment. Admin, baka may mga gusto kong batiin. Nasa inyo pa pagkakataon? Binabati ko po ang aking mga kababayan. Tagalipa po ako. Sa bayanan pa, magkapatahin din kami. Si admin. Kung bumati si admin, generic.
lahat na yan. Baka kapag bumanggit ng pangalan si admin, may malimutan. Magtampo pa. So mga kababayan. Ayun. So marami pong salamat admin sa inyong oras at bukas po ang biyaheng Kapitolyo sa anuman hong gusto nyo ibahagi sa ating mga kababayan. Ano po? I will welcome that. So ang ating pong Provincial Administrator, Sir Willy Racelis, Sir Wilfredo Racelis, para po sa ating biyaheng Kapitolyo. Magbabalik po ang ating programa, makalipas lamang po ang ilang paalala. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas sa lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhin ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo! Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Pitong minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Siyempre, tuloy po ang ating mga kwentuhan at pagbibigay ng impormasyon. Para po sa pagpapatuloy ng mga ilang mga aktibidades po, ang ating patrol ng Kapitolyo, muli nagbabalik. Pinangunahan ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office ang pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas kahapon, ikalima ng Hunyo ng 2023 sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone, Capitol Compound, Batangas City. Sinundan ito ng panunumpa ng tungkulin ng 35 newly promoted employees ng Kapitolyo sa harap ni Governor Dodo Mandanas at Acting Vice Governor Lidio Lopez. Kabilang sa mga nanumpa ang mga bagong provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Department Head Ginang Amor Banuelos Calayan. So hopefully isang araw, Miss Jen, si Ma'am Amor naman ang maging bisita natin. Next Tuesday, June. Oo, yun, hopefully. Yeah. Nagpatuloy ho ang pamamahagi ng financial assistance sa mga scholar ng Kapitolyo para sa second semester ng academic year 2022-2023 kahapon, araw ho ng Lunes. Ito yung sinasabi, pinag-usapan namin kanina ni Admin. Ano? 2,541 po na mga mag-aaral ang nabigyan ho ng tulong pang-edukasyon na aabot po sa 10 milyong pisong kabuang halaga. Kaugnay po nito, abangan po ninyo sa darating na Webes ang maikling panayam ng ating pong pangkat sa tatlong scholar ho ng lalawigan kung paano nakatutunan sa kanila ito pong mga educational assistance na ipinagkaloob ng Kapitolyo. So para sa mga upcoming events, Jane? Yan, para sa ating mga upcoming events sa Provincial Government of Batangas, Provincial Health Office on June 6, Mass Blood Donation at Lemery, ngayon yan. June 8, Orientation Seminar on Mental Health on Weight Loss at Lubo. June 9, Operation Tuli at Batangas City. From Provincial Assistance for Community Development, PACD, on June 12, Jobs and Trade Fair at LPU Batangas Gymnasium, Capital Site of Batangas City. So June 9, yun ang inaabangan ko, yung Operation Operation Tuli. Ayan, sakto sa Batangas City lang hopefully yan. Hopefully ay, ano, hopefully ay... Yan, sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTICAO, on June 12, 125th Philippine Independence Day Celebration sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone. Yan, kabilang tayo dyan, June. Lahat tayo ay naandyan para makibahagi. Sa darating na Lunes na holiday. Holiday, nandito tayo. Nandito tayo, oo. Parang hindi ako nagkakamali, yung fun run, may fun run din tayo. Sa umaga, yung fun run naman natin ay sa alas 4 ng umaga at magkakaroon muna ng Zumba dito sa atin sa Dream Zone. Yan. Papuntang Monte Maria yung ating fun run.
And samantala sa Office of the Provincial Veterinarian o PROVET, on June 7, spay and neuter for dogs and cats at Lemery. And the Office of the Provincial Agriculturist, on June 6, ngayon po yan, orientation in South Korean culture and distribution of travel documents for seasonal farm workers sa Regina R. Mendanas Memorial Dream Zone. And on June 7, distribution of interventions to Mango Growers Association at OPA. So yung binanggit ni Ms. Jenny Jane, yung nagaganap ngayon, yung orientation sa mga seasonal workers natin. So ibig sabihin, meron na namang paalis. Ano, parang ka 2 weeks ago lang, meron ulit, meron nagpa, di ba, gayan, ano. Mm-hmm. Meron tayong mga kababayan na nagpunta muli ng Korea. Oo, ako sa Bandarian. Sa Korean. sa Korea, babalik ka, Jun. Galing ka na doon, di ba? Oo. Babalik ka? Okay din naman doon. Sa parang bago tayo tumungo sa ating pagbabalita, Jun, iyon muna pasadahan, Jane, yung ating mga nakatutok ngayon. Oo, ang daming nakatutok dito. Pasadahan mo muna. Bago matabunan, batiin mo muna, Jane. Ayan, kita ko nga dito si Miss Jaina Jade. Good morning. Good morning pa. Shout out po sa aming Powerpuff Girls, Jaina, Very, and Pressy. Ayan. Good morning sa inyo. Ayan. Sino pa ba? Kina Miss O.T. Magnaye. Sir Jun, siguro ka mag-anak mo to. Ayan, good morning po. Pinsan niya. Nasa, mm-hmm. Pero si Atay, kung di ko nagkakamali, nasa, saan ka ba? Canada ngayon? Mm-hmm. Pisan? Size 13? sabi ganun. Ingat lang. Mm. Kina Mr. John Mamuri, good morning po. Sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating himpilan, diyan po sa A191.9, magandang umaga. So, uy, alas 10:12 na. So, dumako na tayo sa ating mga pagbabalita. Mula sa bulwagang pambalita ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang inyong mga mainit at napapanahong mga pagbabalita. Para mawala ang kultura ng pagiging palaasa sa ayuda ng gobyerno, obligahin na ng Department of Social Welfare and Development ang mga benepisyaryo ng 40 billion food stamp project na magtrabaho. Ayon kay DSWD Undersecretary Eduardo Punay, hihinga nila ang nasa 1 milyong benepisyaryo ng mga certificate mula sa Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development Authority bilang patunay na gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng trabaho. Magbibigay anya sila ng subsidiya sa pagkain kada araw para magamit ng mga benepisyaryo ang matitipid na pera para sa transportasyon o sa mga training habang naghahanap sila ng trabaho. Ipinunto ni Yusek Punay na sa ganitong paraan ay mababawasan ang kultura ng pagiging palaasa ng mga benepisyaryo sa tulong mula sa gobyerno. Kabilang sa mga programa ng DOLE ay ang palagi ang job fairs at ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers program o yung TUPAD. Ilan naman sa mga programa ng TESDA na maaring lahukan ng mga benepisyaryo ang vocational at skills training para sa mga hindi makapag-aral sa kolehiyo at requirements sa trabaho. Ayan, at para sa ibang balita, pabor si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na isailalim sa drug test ang lahat ng kandidato ng barangay at sanggunian kabataan elections na isasagawa sa October 2023. Sinuportahan ni Enrile ang paghihikayat ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. sa mga kakandidato sa BSKE na magpa-drug test upang hindi aniya makalusot ang mga drugistang opisyal ng gobyerno. Binigyan din ni Enrile na dapat lang na magkaroon ng drug test sapagkat pag nahalal umano ang mga drugista ay magiging problema lamang ito ng gobyerno. Tunay naman. Hindi naman inoobliga ng COMELEC ang drug test sa mga kandidato dahil wala umanong nakasaad sa batas para isagawa ito.
Ayon kay Comelec, pwedeng gawing voluntaryo lamang ang drug test kung gusto ng mga kandidato. O, bakit ka magpapadrug test kung alam mo durugista ka? Ikaw ba eh, ano? Ikaw sang ayon ka dito? Oo. Oo. Sa akin, kung hindi man nakalagay sa, o kung hindi naman talaga wala sa batas, mm-mm, ayon sa Comelec, mm-mm, na kumbaga mandatory yung testing sa mga, mm-hmm, kakandidato. Yes, yun. Eh kung gusto ko naman na ipatunayan sa aking mga kabarangay, yes, na ako ay malinis at hindi magiging sakit, hindi magiging suliranin nila, mm-hmm, ng gobyerno, abe ako yung magpapadrug test at sasabihin ko, ayan ha, ako ay naghahain ng kandidatura, ako ay malinis. Para naman kung sakasakali na meron dyan, ano, eh, wag na, magiging sakit lang ng ulo. Ano. Samantala, P-Box, nagbabala po sa patuloy na degassing activity ng Bulkan Taal. Ang detalye, ihahatid ho ng patrol ng Kapitolyo, Jane Ilarmo. Jane? Nagbabala sa mga residente ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaugnay sa patuloy na degassing activity ng Bulkan Taal. Ayon sa PHIVOLX, patuloy na nagbubuga ng sulfur dioxide ang Taal Volcano na nagdulot ng makapal na steam-rich plumes, makaraang umabot sa halos 6,000 kilometro ang taas sa ibinubugong gas nito. Dahil dito nagkaroon ng volcanic smog sa paligid ng Bulkang Taal na siyang bumubuo sa ng mga pinong droplet na naglalaman ng volcanic gas na maaaring magdulot ng pangangati sa mata, lalamunan at respiratory tract sakaling bumagsak ito sa katawan ng tao. Nagpaalala ang PHIVOLX lalo na sa mga residenteng nakatira malapit sa Taal Volcano na mas mainam kung manatili na lang sa loob ng bahay, isara ang mga pinto at bintana ng binatan ng bahay upang hindi pumasok ang makakapal na abo mula sa Taal Main Crater. At gumamit ng makapal na panaklob at N95 mask sakaling lalabas ng bahay. Sinabi ng PHIVOLX na madalas tinatamaan na VOG yung mga may kondisyong pangkalusugan tulad ng hika, sakit sa baga at sakit sa puso, mga matatanda, mga buntis na kababaihan at mga bata. Maaaring namang uminom ng maraming tubig ang mga tinamaan ng volcanic gas upang mabawasan ang anumang pangangati o paninikip ng lalamunan. At base po sa bagong update na inilabas po ng PHIVOLX ngayong umaga, no, umabot po sa 9,391 tonelada kada araw po ang sulfur dioxide emission mula ho kahapon, June 5, 2023. Nasa alert level 1 pa rin po ang Bulkan Taal at dahil dito, ipinagbabawal pa rin po yung pagpasok sa Taal Volcano Island o yung TVI. Lalo na po sa main crater at diyan po sa daang Castilla Fissures at yung pong pamamalagi sa lawa po ng Taal. Bawal din po yung paglipad ng anumang aircraft malapit po sa tuktok ng vulkan. At sa ilalim po ng alert level 1, maaari daw po ay yung magkaroon ng biglaang pagputok o steam o phreatic explosion. Maaari din daw po magkaroon ng mga volcanic earthquakes at yun nga po yung mga manipis na ashfall. At yung mga pag-ipon ho, yung pagbuga ng mga nakalalasong gas. Miss Jen, nitong nakaraang ano bang araw ako? Lunes, hapon, ng madaling araw, nag-jogging ako. Aba, talagang ang kapal ng VAG. Ano, at considering na nasa Batangas City tayo. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung nasa paligid-libot ng lawa ng Taal, ng Bulkan Taal, lalo siguro mas mahigpit ang VAG, ano. So, patuloy ho tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan, yung binanggit ni Jane, na mga paalala, yung pag-inom ng tubig, pagka mga makatihan lalamunan, palaging may mask. So, dapat lang. Kanina, nakikipag-ugnayan tayo sa Taal... Resident Vulcanologist natin. Ang problema, ilang tawag na. Hindi pa natin makontak. Hindi ko makontak. Namimiss ko tuloy ito si... Sir Paulo Reniva na... Kahit madaling araw, pagka tinawagan mo, pagka updating sa ating mga kababayan, mm-hmm, para kumbaga mawala din yung pag-alala, Miss Jen. Mas maganda na direkta sana makuha natin sa kanila. Kumbaga ito bang dapat ipag-alala natin. Oo. Bagamat nagkaroon ng babala nga si PHIVOLX, pero sana yung nasa Taal Observatory, mm-hmm, madali nating makontak para magbigay ng balita sa ating mga kababayan. Mm-hmm.
Sa patuloy na pagbabalita, eto, yung pinag-usapan natin kanina sa drug testing, ipinag-utos na po ni Interior Secretary Benhar Abalos ang mas madalas na pagkasagawa ng random drug test sa mga tanggapan ng DILG maging ho sa mga local government unit. Dito po sa Kapitolyo, lagi po tayong mayroong random drug test. At yun, ang ating mga taga-PIO, magalak-magalak tayo dahil wala sino man sa kanila. Oh, nag-positibo, ayan. Sana hindi lang nataon. Sabi ko, meron ba? Wala. Wala. Malinis, wala. Daw, malinis daw po ang PIO. Tuloy-tuloy po yung random test dito sa ating pamahalaang panlalawigan. Samantala, kasabay ho nito, pinalawak ho ng anti-drug campaign ng gobyerno sa mga ahensya at opisina. Binalaan naman po ni Secretary Abalos ang mga magpupositibo sa illegal na droga na masisibak sila sa serbisyo matapos sumailalim sa evaluation. Mm-hmm. Bagaman mayroon anyang mga pulisiya para sa random drug testing sa government offices, mas lalo itong dapat ipatupad sa DILG. Alinsunod dito sa anti-illegal drugs advocacy ng kagawaran na Buhay Ingatan, Drogay Ayawan program na tumututok sa drug demand reduction at rehabilitation. Ayan, at June, nanawagan naman ang National Federation of Hog Farmers INC sa pamahalaan ng subsidiya o kaya isagutin ang kalahati ng gastos ng mga magbababoy sa bakuna laban sa African Swine Fever. Iginiit ni Chester Tan, Pangulo ng NFHFI, na ang nasabing hakbang ay makatutulong lalo na sa small and medium scale local hog farmers. Bagamat wala pang inilabas na presyo ng kada dose ng ASF vaccine, sinabi ni Tan na posible itong umabot ng 400 to 600 pesos na napakamahal aniya para sa mga magbababoy. Matatanda ang inihayag ng Bureau of Animal Industry na epekto ang bakuna sa sa protekta ng mga baboy laban sa ASF matapos ang critical trial na anim na farm sa Luzon. So June, 400 to 600, kumbaga, kung 100 ang iyong baboy, kung dalawang lalo na yung kung gaano karami ang baboy ang ihahanda ni MacBen. Yan. Medyo masakit sa bulsa. Oo nga. Alas 10:22, iminungkahi ng isang mambabatas na dapat idirekta na sa mga power plants sa mga paliparan sa bansa upang maiwasan ang iba't ibang uri ng aberya. Ayon kay Agri Party List Representative Wilbert Lee, mas malaki ang matitipid ng pamahalaan kung ikukonekta ang mga paliparan gaya ng Ninoy Aquino International Airport na ilang beses nang nagka-aberya at nagresulta ng kansiladong flights sa mga pasahero, partikular na sa mga OFW na babiyahe patungong abroad. Ayon po sa kongresista, kung ganitong sistema ang ipatutupad, milyong-milyong piso o katumbas ng 40% ang matitipid sa mga paliparan sa halip na nakakonekta sa mga utility providers. Nabatid na aabot sa 40 milyong piso kada buwan ng electricity bill sa mga paliparan, pero hindi naman ramdam ang magandang serbisyo nito sa publiko. Iginiit ng mambabatas na ang ibinabayad sa mga provider ay ang buwis ng taong bayan na dapat nakatatanggap ng maayos na benepisyo. Sinabi ni Congressman Lee na ang matitipid sa gastos sa kuryente mula sa mga paliparan ay maari pang ilaan sa ibang serbisyo ng pamahalaan tulad ng healthcare services, pabahay at tulong sa mga magsasaka. Ayan, at itinutulak ni Senator Cynthia Villar na mabigyan ng 5,000 one-time cash grant ang mga bagong graduate sa kolehiyo, universidad, vocational at training institution. Maganda to. Batay sa inihaing Senate Bill 2186, layunin ng naturang panukalang batas na pagkalooban ang mga fresh graduate upang may magamit ang mga ito sa paghahanap at pagsisimula ng trabaho. Kung saan man sakaling maisa batas, kailangan lamang magpasa ng mga bagong graduate ng kopya ng kanilang diploma, certificate documents mula sa academic, vocational or technical institution kung saan sila nagtapos na may lagda ng kinatawan ng institution. Sana nga. Okay to dyan, di ba? Ba, oo. Ayos yan. Malaking tulong yan. Alas 10:24, ibinunyag po ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na mayroong mga manufacturer na humihirit ng taas presyo sa mga bilihin. Sinabi ito ng kalihim kasabay ho ng pahayag na wala pa siyang natatanggap na rekomendasyon para sa pagtaas ng suggested retail price o SRP ng mga batayang bilihin.
Pero may mga manufacturer anya na humihiling sa pagtaas ng SRP sa mga prime commodity habang may ilang produktong hindi sakop ng SRP ang nagtaas na anya ng presyo. Ibinahagi pa ni Pascual ang diskarte ng ilang manufacturer upang hindi tumaas ang presyo ng kanilang mga produkto tulad ng pagbabawas ng ibang manufacturer ng laman ng produkto para hindi ito magmahal. Ibig sabihin yung soft drink na ininom ko, akalati na. Binigyan halimbawa ng kalihimang Coffee Mate ng Nestle kung saan may 170 gram na pack noon na ngayon ay 150 grams na lamang. Ang dati nitong 450 grams na pack ay 400 grams na lamang. Kaya hindi ho ramdam sa bulsa. Ang Nescafe Classic, na dati ay 25 grams, aba ay 23 grams na lamang ngayon at ang dating 50 grams ay 48 grams na lamang ngayon. Pareho ng presyo, kakaunti na ang laman. Sabi po ng DTI, nagpulong ang National Price Coordination Council noong Mayo para malaman ang sitwasyon tungkol sa supply at presyo ng basic necessities at private commodities. Nilinaw pa ng DTI na ang SRP na inilabas nitong Pebrero pa rin ang pinatutupad ngayon. Pero noong Pebrero, pinayagan ng DTI na magtaas ng SRP ang 76 na produkto o stock keeping units. Nagmamahal na. Mm-hmm. Magaling pa sila nagmamahal, pero siya hindi pa rin. Madaming minamahal. Umabot sa mahigit na 7 milyong mga Pilipino ang may chronic kidney disease ayon sa Department of Health. Dami. Kung saan isang Pilipino nagkaroon ng naturang sakit kada oras. Ayan, ang dami nito. Ayon kay Dr. Wilmar Cruz, treasurer ng Philippine Society of Nephrology at head kadalasang sanhi nito ay ang sakit na diabetes, June. Aray. Hypertension. Aray. Na ani ay kadalasang walang sintomas. Habang maaari naman itong malaman sa pamamagitan ng laboratory test. Nagpa-laboratory ka na naman, Judy. Nagpa-laboratory ako, nagtaas ang lahat. Ang bumaba lang sa akin daw, sabi, ang bumaba lang, IQ. Ano? Oh, grabe daw ang baba ng IQ ko ngayon. Sabi sa akin ng doktor, pataas-taasin mo naman. Baba kaya niyan. Samantala, 923 employers abay hinahabol na raw po sa 400 milyong SSS contribution. Mm-hmm. Muling nagbabalik ang ating patrol na Kapitolyo, Jane Ilarmo, para sa detalye. Hinahabol ng Social Security System ang 923 employers para makolekta ang halos na sa 400 milyong pisong kontribusyon ng 13,524 nilang mga tauhan kasama ang penalty. Sabi ng SSS, nagsasagawa ito ng raid sa 114 na lugar sa bansa bilang bahagi ng Labor Day activities nito sa ilalim ng Run After Contribution and Evaders Raise Program. Pinadalhan ng SSS ng show cause order ang mga employers at pinagpapaliwanag kung bakit hindi sila dapat parusahan gayong hindi nila nire-remit ang contribution ng kanilang mga empleyado. Karamihan sa mga delikwenteng employers ay nasa restaurant industry, meron ding nasa retail, construction and supplies, management consultancy, hotel and resort, paaralan, hardware, education services at printing. Ayon sa SSS, 59% sa nakatanggap ng show cause order ay hindi nagre-remit ng contribution. 21.5% naman ay may mga buwang hindi nagre-remit at 10.5% ang hindi man lang nagrehistro. So yung mga nakasubaybay sa atin, may mga resto, ha? May mga retail. Yung inyong mga tauhan, ipagbayad ho ninyo at diyan ho sila naasa. Ano, nasa sa bandarian, kapag kasing edad na ni Papa Edge, may makukuha naman na may aasahan pagretiro. Hindi yung akala ay hulog kay hulog, hindi pala naman napaparimit. Hay nako, nakakainit ng ulo. At dahil dyan, Jomi, ilang bang bagyo ang pwedeng pumasok sa ating bansa ngayong taong ito? At ano ba magiging lagay ng panahon ngayong araw? Kuya June, ayon sa PAGASA, posibleng umabot sa 10 hanggang 15 bagyo ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility simula ngayong buwan hanggang sa Oktubre. At maaari umanong maglandfall ang mga paparating na bagyo, partikular na sa Luzon at sa Visayas, habang ang iba naman ay maaari lamang palakasin ang hanging abagat, partikular na sa kanlurang bahagi ng bansa. Para naman sa ulat panahon ngayong araw na ito, ay meron tayong binabantayan na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
Yung una nga ay namataan sa layong 970 kilometers silangan ng Visayas at may chance sa ito na maging bagyo o tropical depression. Samantala, itong isang low pressure area ay namataan sa layong 910 kilometers kanluran ng Hilagang Luzon. Samantala, southwest monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng southern Luzon. Magdudulot ito ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya asahan ang maulap na kalangitan at may mga tsansa ng mga thunderstorm. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng pag-ulan, dulot ng isolated rain showers at thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 90% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 78% tsansa ng pag-ulan. Samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 62% tsansa ng pag-ulan at sa timog parte ay may 40% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:27 ng umaga at lulubog mamayang 6:22 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mantanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Joe Medill nag-uulat. Magandang umaga po. At yan po ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita sa umagang ito. Araw po ng Tuesday, ika-anim sa buwan ng Hunyo taong 2023. So June, maulan pa pa rin pa? Oo, maulan. Tag-ulan na ngayon. Kaya nga yung mga labahin ko, hindi na ako makatanggap ngayon ng kontrata ngayon sa labahin. Ang hirap kaya magtuyo. So yung payong po at kapote, huwag kalilimutan. Palagi tayong magdala at mahirap ngayon magkasipon. At naandyan pa rin si COVID, June. Oh, marami nga dito sa Kapitolyo na may tinamaan na ng COVID. Oo, oh. Hindi ko na nga lang naiparinig na mismong ang governor ang nagbalita. Ano? Kaya ito, kaya ko lang magustong iparinig, Miss Jen, para patunay na andiyan pa ho si COVID. Ano? Kaya ingat-ingat pa rin po tayo. Ano? So, nasa uling bagay na tayo. Kami overtime, siyempre, batian-batian. Meron pa ba tayong mga pahabol diyan kasamang Jane? Yes. Yan, pinapasabi po ni Miss Oti Magnaye sa inyo, Sir June, na nasa region ng capital region ng Canada kami in San June, Ottawa, Ontario. Ayan, abot tayo hanggang Canada. Yan. Nasa Ottawa, Ontario. Taga nang nakakatawa. At dahil itong si pinsang Oti generous ito. Aha. Uh-huh. Size 13. Abay, pagka may nadating yan dito. May 13 ka talaga. Kahit malayo siya sa galing pa sa First District. Basta may 13 ka na sapatos na nadating. Oh, size 13 niya. Yan, binabati ko rin po lahat ng mga nakatutok pa rin sa atin live sa Facebook page ng PIO at sa mga nakikinig sa kanika nilang mga radyo. Siyempre, babatiin ko na rin po si Clyde J. Villagan. Hello, sa naglalaba ka na dyan. Yun naman! Ayan, at saka happy birthday din kay Miel Bourbon. Yan, hello po sa lahat ng mga Tagalobo at syempre lahat ng mga taga-Tingloy. Good morning. Asya! Isa-isahin mo ng pasalamatan. Dati-dati kasi pagka tayo nagpasalamat sa ating technical, tatlo lang ang ating pinapapasalamatan. Kumisang dadalawa full pa nga. Full force ngayon tayo. O, full yan. Force. Yeah. Ang dami mong babatiin ngayon dyan. O yan, pila-pila. Pila-pila. Siyempre sa mga nakasama natin live today, sina Kuya Edwin, Kuya Lindon, Kuya Kevin, Kuya Christian, Kuya Kiko, ang Moto Kicks. Yan, si Kuya Gian, hello, at saka si Kuya McVen and kay Tito Roger, good morning and thank you sa pagsama today. So si Kuya Roger, lagi na nating kasama ngayon. Yes. Oo, lagi siya nandito. Si McVen ba, nabanggit mo? Si yes. Nabanggit niya. Si McVen, at salamat, maraming salamat sa director ngayong umaga na talaga nakatutok si Edwin Zabarte. At saka siyempre ang aking producer team, yes. si Gian. Si Kuya Gian. At hindi mawawala ang aking, siyempre, ang aking mamay. Mamay! Wala na kaming oras. Sa ngalan po ni Governor Dodo Montanas at ng buong pamahalaan palalawigan ng Batangas. Nang pamunuang maka-Diyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. Sa tulong po ng Panginoon at sa ating pong sama-samang pagkilos, tayo po'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kami nating ipakikita ang ating likas tatangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting. Muli, ito po si June Magnaye. Patuloy po nga angat at higinhawang ating pamumuhay hanggat tayo'y nagkakaisa.
hanggat tayo'y nagtutulungan. Ito naman po si Jenny Asilo Aguilera. At ito naman po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Jane Ilarmo. Maraming maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagbasada sa inyong Biyaheng Kapitolyo! 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 Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo!